Here we go. Let's go. This is StarVox, the voice of the star. Huwag kalimutang i-subscribe, i-like, at i-tap ang notification bell para updated kayo. Hi guys, mag-start po tayo ng installation. For the first time natin gagawin ito, na mag-install tayo ng operating system ng ating computer na nabili. Yan po, may instruction naman, so susundan lang po natin. Sa BIOS menu daw ay kailangan natin i-disable yung secure boot and enable legacy boot. Hanapin natin yan. Hanapin natin. Sana mag-success ang ating gagawin. For the first time natin gagawin, sana ay mag-success. Delete. Ayaw. BIOS menu. Gagamitin lang natin yung arrow. Asan kaya yung legacy boot na to? Yun, secure boot. Makita ko na yung secure boot. Nasaan yun? Wala rin yung legacy boot. Saan kaya matatagpuan yun? SATA support, VGA, USB support, MOSFET. Wala, hindi ko makita yung ano na yun. Punta tayo sa boot priorities na. Secure boot. Sabi dito, disable natin. Disable secure boot, enable legacy. Ang problema, disable natin yon. Tapos, legacy boot. Nasaan yung legacy? Back. Custom. Wala siyang legacy boot. Priorities. Vendor products ko siguro, partition man ito yung ano, yung USB siguro, UFI vendor ko, product ko. Sana yun ngayon. Kasi wala namang ibang mapapagpilian dito eh. Okay. Hindi ko makita yung legacy boot. Yun. Ito na po. Windows Boot Manager, lumabas na siya. So, piliin natin yung Windows 11 Pro 64-bit. Enter lang daw yung pag-choose. Enter. Loading files na tayo. Ayan na po. Nag-start na siya mag-load. English, ito na, Windows setup na tayo. Next, next lang daw tayo, sabi nung sa ano. Sa YouTube po, napanood po kasi natin. Next, next lang. Install now. Setup is starting. Yan, nag-start na po yung setup natin. I don't have key. Windows 11 home, pili tayo. Abang maganda. For workstations. So, operating 7.1 to install. Activate na pala to. Pili tayo. Maganda. Windows 11 Home, Single and Windows 11 Pro. Yan. Next natin. Windows 11 Pro tayo. Last update, June 2021. Thank you for choosing Microsoft. I'll accept. Next. Dito tayo maglalagay sa 110 kasi yung drive
zero partition apps, per apps lang to. Ito yung ano, ito yung hard drive natin. So dito tayo sa ano, sa SSD para mabilis. Dito tayo maglalagay sa 110. Okay? Teksan natin. Yan na, nag-install na po siya mga ka-Starbucks. Hindi man po tayo techie, pero nag-try po tayo na ano, hindi man tayo technician, hindi man tayo computer technician, pero base sa ating mga pagbabasa at napapanood sa YouTube, so sinusubukan po natin na i-recover yung ating bagong billing computer. Sayang naman, kasi isang linggo pa lamang natagalaw ko yung program. Ang ano po nito, ang nangyari dito ay ako po ay gusto pong mag-install nung yung Microsoft Visual 2015 to 2022. Kaso hindi siya mag-install. Nanood ako ng mga tutorial sa YouTube na kailangan daw ganito. May mga tutorial silang binigay. So sinundan ko po 'yon. Tapos gumawa daw ng backup register sa ano. Ginawa ko rin 'yung mag-backup. Kaso ang problema, nung naibalik ko na siya sa Windows 10 from Windows 11, dinowngrade ko siya sa Windows 10. Ngayon, nung mag-ano ako, ganun pa rin, wala pa rin nangyari, hindi pa rin mag-install. So, ang ginawa ko, in-import ko yung dating registry file. Ang nangyari, ito, sa kalikutan ko ha, ang nangyari ay hindi na bumalik. Pag restart ko ng computer, yan, loading na lang siya ng loading. Hanggang sa dumating yung first page natin kanina na kailangan ng i-recover. So, kaya napabili po tayo ngayon ng installer ng operating system para, sabi ko nga, susubukan natin. Pag hindi natin kinaya, di lalapit tayo sa marunong. Pero hangga't maaari, kung kakayanin naman, di baka sakali magawa natin ang paraan. At saka hindi na tayo babayad sa technician, magkano rin yung singil ng isang technician sa atin. So tinatawanan nga ako nung isang kakilala ko na sabi niya, kabago-bago lang ng computer mo, nasira mo na kaagad. Syempre hindi ko naman hayaang magkaganito, pero gagawa natin ang paraan. Yan. Kaya naisipan ko umorder sa Lazada ng operating system ng Windows 11. Kasi yun po yung nakalagay dito. So, lalagyan natin ng Windows 11. Yan. So, salamat sa seller nga pala. Maraming salamat sa seller sa Easy Format na binilhan natin ang installer na ito. At kagandahan nito, meron siyang instruction kung paano natin i-install yung ating Windows operating system dito sa ating computer. So, binura na natin yung file. Tapos ito na. Dire-diretso na siya. Nag-install na siya. Nasa 69% as of now. So, napa-English tayo na. Yan. Mahirap palang sumubok ng sumubok. Pag di mo alam, mahirap ang magmarunong. Yun talaga ang napakahirap. Pero, sa ating, ito, lesson learned to ha. Pero sa ating karanasan na nangyari sa atin, so, meron namang kapalit. Tayo ay matututo. Ito na nga. For the first time natin gagawin, mag-i-install tayo ng Windows 11 sa ating computer na binili. Yan. Baka sakaling ating magawa ng paraan, pero sa tingin ko parang magagawa naman ng paraan kasi nasundan naman natin yung setup. Napakadali lang naman pala. So, yun. Hintay lang tayo ng ilang oras o kung kakailan to matatapos. Oras talaga. Yan. Salamat po sa inyong panonood ah. Sa inyong ginagawang panonood, tayo po ay nasa 88% na. Yan. Kasi sayang naman kung hindi natin magagamit. Buti nga hindi nagalit yung asawa ko kasi nang dahil sa kalikutan ng kanyang asawa, bagong computer biglang nasira. So, nakakahiyaman, syempre, dala ng ating kalikutan. Sige, install pa more. Nasira tuloy. Pero lesson learned naman sa atin kasi nagagawa naman ng paraan yan. So sabi nga nila, pag gusto mo ang isang bagay, matututunan mo. So for the first time, matututo tayong mag-install. At sa mga kaibigan natin na nagkaroon din ng problema, pwede na natin matulungan kasi baka sakaling katulong tayo sa kanila. Yan na, restarting in 7 seconds. Windows needs to start to continue. Yan. Mag-restart ka na kung gusto mo. Yan na. Nag-restart na siya. Ano kayong mangyayari? Starting service. Getting ready. Eto na siya.
Eto na. Is this your red counter region? May Pilipinas ba dito? PQRS. Your Pilipinas counter na? Yes. Is this your right keyboard? US, yes. What about the second keyboard layout? Skip na natin ito. Checking for updates na siya. Checking for updates. Medyo matagal nga lang po ng konti. Set up for personal use. Inan na po natin, nag-setup tayo ng Microsoft, tapos ito na siya. Ito na yung lumabas. Almost there. Ito na siya. Huwag kalimutang i-subscribe, i-like, at i-tap ang notification bell para updated kayo.